Hi guys, this is Gabby. Welcome back to my channel. So for this video, magbablog tayo about sa ating unang main pageant na mabibidyo natin. So ito, hi guys, ang Mr. Supernational 2021. So guys, nakita naman natin ang result. Kasi guys, hindi na ako ganang sumabay-bay pa. Kasi ang sinabay-bayang ko lang yung tempero yung kay Philippines yung pambato natin. Si Mr. John Adahar. Sinuportahan natin siya, syempre. Like yung kay Lindy Pajares. Binanong ko siya ka guys, kasi gabi siya nag-live. Kaya, syempre, di pa naman ako gano'n natutulog ng gabi. Natutulog na ako mga alas 11 ng gabi, ganun. So, nung tinawag na yung top 10, medyo hindi na ako gano'n sumabay-bay pa. Kasi, syempre, talo na tayo. Sino pa masubos, sumabay-bay ako doon. So, ang inaabangan ko na lang na mananalo is si Mr. Venezuela, Spain, or si Peru. Sila rin kasi yung mga nakapasok. At saka si Togo, Mr. Togo, apat sila. Ayan. So, silang lahat is talagang, isa sa kanila mananalo dyan. Okay? Isa sa kanila dyan mananalo. Kasama na rin si Nepal, guys. Kasi talagang yung limang yon talagang mga maiingay talaga sila sa pageant na yon ever since talaga. And talagang ginawa naman ng ating pambato ng si John Adahar, Mr. Philippines, na manalo. And like kay Lindy Pajares sa Supernational 2021, ginawa naman yung kanyang best para magtagumpay. Siyempre, di lagi-lagi tayo yung tatagumpay. At saka bata pa naman ang Mr. Supernational. Marami pa ang panglima pa lang yan. Panglimang Mr. Supernational pa lang yan, guys. Kaya, wala pa tayo. Meron pa tayong chance naman natin. Pero ganun pa man, back to the ano. So, nakita natin yung final results kanina. Yun na nga. Si Spain, fourth runner-up. Si Nepal, third runner-up. Second runner-up, si Venezuela. Mga talagang prediction talaga ng mga tao na mananalo. Kahit sinong mga nakasubay-bay sa Mr. Supernational is talagang pinipredict na mananalo. Eh, hindi naman lusa kalain na magiging second runner-up lang siya, diba? And yung first runner-up ay si Mr. Togo, which is first time nila sumali, like yung kay Nepal. Diba? Talagang unang participation nila, talagang hibiruin mo, nag-runner-up agad sila sa pageant na yun. And yung winner ay si Mr. Peru. So, syempre, ang top 20 lang ang naabot natin ng Philippines, pero okay lang yan. Kasi ang mga Pinoy naman talaga is known to be palaban. So, kaya guys, talagang hindi na tayo magtataka pa dun sa mga nanalo sa parehong Miss Supernational at sa Mr. Supernational kasi pareho naman silang deserving na manalo sa competition na iyon. Tsaka sinasabi lang talaga ng mga tao na talagang ang hindi yung deserving daw is yung mga nanalo sa Miss Universe at sa Miss Grand International. Pero di ko sinasabi na walang hindi deserving sa kanila. Yun guys. Pero back to the topic. Yun na nga guys, sumabay-bay pa ako dun ng hanggang question and answer portion. Pero hindi na ako gano'ng ano. Kasi ang dami-dami kasing intermission number, may pa talk show pa. Ayun, akala ko nga maaabot na namin yung Tonight with Boy Abunda. Tsaka yung Umagang Kay Ganda, tsaka yung Bandila. Baka inabutan nga namin yung Bandila. O baka mamaya, showtime. Okay, naabot na namin yung unang hirit, gano'n. Okay, umabot na kami ng The Penthouse, sa GMA. Yun. Kasi ang daming talk show talaga guys, tsaka nakakaano sa time. Ang pupuyat pa naman ako parang ano, kasi ang dami talagang talk show nung sa show, tsaka ang daming intermission number, parang konti lang yung pageant dun. Kaya din na ako gano'n sa mabay-bay. Nagbabasa na kasi mayroong live chat, diba guys? Pag live yung video, mayroong live chat. Binabasa ko naman yung mga live chat. Nakaka-entertain naman siya magbasa.
ano talaga sa male pageant talaga guys, walang nangyaring away ng mga countries kasi sa mga pambabaing pageant talaga guys, like sa Miss Universe, Miss Supernational, Miss World, Miss International, Miss Earth, talaga meron nangyaring away, parang oh, mas magaling pang bata namin, mas magaling yung personality din namin, parang mga ganon. Pero sa dito sa mga panglalaking pageant, aba, hindi naman away ang ano, puro mga kalantian ang umiira sa mga male pageant. Talagang puro mga kalandian ng mga kating-katina. Yan, kaysa mga ating underage na viewers dyan. Hindi ko na ganong sasabihin pa kasi alam nyo naman kung anong meaning doon. Yun guys, pero I think yun lang naman. I think magaling naman lahat. Ila lang si Peru na nanalo. Siyempre talagang for me, okay lang na manalo si Peru. Eh talagang meron akong isang ano na si Mr. Thailand. Ang isa rin siya sa mga pambato ng mga countries na tunog na kutob na manalo sa Miss Supernational talaga. Siya talaga isa talagang kwapo rin. Pero di siya nakapasok. Magtataka rin talaga ako guys. Kasi akala ko pasok na siya. Pero for me, talagang magkaling naman talaga lahat guys. Wala tayong ano doon. Tsaka gwapo naman silang lahat, diba? Tsaka dominant sila para doon sa pageant na yun. So, yun na nga guys. And talagang pupuwing ako. Yan. So, napuwing ako. Nakaka-visit. Pinuwing pa naman ako. Pero okay lang yan. Kasi wala naman tayong gagawin na di naman yan dinaya. Diba? Kaya okay lang. So, guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. So, para sa marami pang mga videos. And talagang, pabangatin yung mga susunod pang mga pageant na videos natin. And guys, so, ang susunod naman natin siguro is, depende pa, more on, most likely, Miss Universe Philippines 2021 ang susunod natin magiging video. Yan. Tapos, siguro yung, okay, mayroon pa ibang mga pageant sa susunod po sa habang on the run. Yan. Pero guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel for more videos to come. Yan guys. So, okay lang yan guys kung natalo tayo. Triple talo tayo. Natalo na nga si Lidy Pajares. Tapos natalo pa si Pacquiao. Natalo pa si Jan Adahar. Pero okay lang yan. Kasi nga sabi ko nga, ang mga Pinoy, palaban. Yan. So guys, bye-bye!